Tatlong kababayan, kabilang limang menor de edad, ang nailigtas ng T3 at mga operatiba ng Batangas PNP. Siyempre, binitbit din namin ang limang bugaw na pasimuno ng bentana laman. Narito po ang maaksyong ambush. Isang malaking sindikato raw ng prostitusyon ang nag-ooperate ngayon sa Lipas City, Batangas. Paano raw kasi kahit saan ka magpunta, nagkalat ang mga inilalakong babae, maging mga minor de edad, kahit sa mismo pang mga pampublikong lugar. Parang nagbebenta sila ng damit na kung anong gusto mo. Kung gusto mo ng bata, punta ka sa plaza, nandun mga bata. Ang siste, may mga otoridad na tila nagbubulag-bulagan sa problema. Sa tingin ko, may naghahawak ng sindikato kasi talamak dito talaga sa Lipa. Parang sentro na yata ito ng ano. Ano naman yung sabang? Matapos naming makumpirma sa surveillance operation ang talamak na bentahan ng laman sa lugar, agad namin itong inilapit sa Batangas PNP na agad ikinasang isang operasyon. Present lahat itong mga bugaw na ito. Hindi masyadong mabubulabog yung trabaho natin kasi for pick-up na lang itong mga bata na ito. Kasama ang DSWD at police, tumulak kami sa lugar. At apat na magkakasunod na operasyon ang isinagawa ng mga otoridad. Nailigtas sa mahigit 20 kababaihan, kabilang ang 5 menor de edad, habang arestado naman ang 5 bugaw, kabilang ang kanilang leader na sina Joey Sigwit at Yolanda Hilo. Wala naman pong akong ano, sila lang ang may trabaho. Hindi pa ako nagbubuga. Pero ang pulisya, nanindigang ikulong at kasuhan ng human trafficking ang mga suspect. At of course, sa pakikipagtulungan ninyo, ay natukoy natin yung isang sindikato na siyang nagpapalaganap ng prostitution dito sa Batangas, lalo na sa siyudad ng Lipa. Hindi rin daw nila palalampasin ang mga opisyal ng gobyerno na posibleng nasa likod ng naturang sindikato. Nasa linya po ng aming telepono si Superintendent Christopher Birong, ang Chief of Police ng Lipa, Batangas. Magandang hapon na Colonel Birong. Si Mayor, wala rin. Ringing. Okay. Ang problema rito, Tolvin, matagal na pala itong prostitution na ito. Mm-hmm. Ultimo batang paslit, tanungin mo, boy, saan ba rito yung... may mga babae ibinibenta. Oh. Ituturo sa'yo ng bata, dyan po, sa ganito po, sa ganon. Mm. Ang nagtataka ako, ang tagal-tagal na nito, hindi inoperate ng Lipa City PNP. Mm-hmm. Pati si Mayor, hindi ko alam kung bulag o nagbubulag-bulag. At lahat ng tao ultimo, 5-year-old na bata, alam kung saan yan. So, balit na probinsya lang yan. Sa city, Lipa City. Si Lipa City. Ang masaklap pa, ito yung pinagkukuna ng mga politiko dyan, pati mga mayor daw, ng mga makarating na puok, bayan, kumukuha dyan pag may mga bisita. Alright. So, inoperate yan. Entonces, inoperate na natin dahil may reklamo dahil ay kumilos daw ni Mayor, ayaw kumilos ng Batangas PNP. Nasa linya ng aming telepono ngayon, ang hepe ng Lipa City. Magandang hapon, Colonel Birong. Colonel Birong, magandang hapon. Ayaw ni Colonel Birong. Natatakot si Colonel Birong sumagot. PD. Si PD, itong Colonel, yung COP. Laking sampal, para kang sinampal na talagang big time sa nangyari dyan. Kasi unang-una, hindi imposible, hindi nalalaman ng mga polis microclass. Imposible yan. May mga intel sila dyan. Imposible. Nakagan yung RD. PD o RD. Ang problema niya, dinahuli na nga kagabi. Nakapagtataka nito, Tolben, Tol Rafi, sasampahan daw ng kasong human trafficking. 9208. Oo. Kaya nangyari ngayon, kaninang umaga, nakauwi na yung mga bugaw. Nakauwi na sa bahay at papay-pay-pay-pay na lang. Ang sabi ng polis, pinakawalan daw ni Piskal Alvin Alday at ginawa na lang refer for further investigation o RFI. Kailangan siguro makausap to si Piskal dahil bakit hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng Republic Act 9208. Mainit ngayon yan. Depende naman yan, Tolbe. Paano? Polis na magsasampa ng kaso. Baka naman mahina. In fairness naman kay Piskal, kasi tinitingnan ng Piskal kung ano yung available evidence. Siguro,
walang makapagtuturo na talagang yan ay bugaw. Hindi siguro sinabi ng mga bata, siya nagbugaw sa amin, siyempre, mga bata, tinatago nila yung kanilang bugaw. So ngayon si Piskal, no choice siya, kundi pakawalan, nasabihin. Wala namang tumuturo dito na bugaw. Okay. Pero Tol Rapi, kasama dyan yung mga operatiba ng sinorbelas at hinuli. Kitang-kita nila na binubugaw yung mga bata. Yeah, may video. So, may video tayo. Ibang kasama nyo. May video. Hinantay muna na parang entrapment na ibinenta yung babae sa polis. Maganda yung tool. Baka sakaling pwede makausap yun sa mga taga-DOJ, lalo-lalo na pagdating sa mga ganyang klaseng kaso, kung tama ba ang ginawa nitong mga nasa piskal. Kasi kung ginawa ng polis ang trabaho, nakita sa video, may ebidensya, naglalako sila, bugaw, minor de edad, abay, pasok yan sa 9208. Pero hindi mo ba napansin to, Lerwin? Parang ginawa tayong kengkoy, yung grupo mo ng mga polis na yan. Sa pinakaayaw ko sa lahat, pagbastan mo ay mga pulis ng mga kengkoy, ha? Bakit kengkoy? Magre-raid sila. Kengkoy, dahil magre-raid sila, halimbawa, ng KTV bar. Prostitution. Naka-all battle gear sila. M203. Armalite, kulang ang tanke de gera. Hindi naman lalaban yung mga babae. Hindi naman lalaban yung mga minor de edad. Wala naman baril. Buti sana kung i-raid nila yung mga marijuana. Shabu. Dapat dyan, nangunguna yung mga DSWD. Exactly. Sumusunod lang sila. Dapat yung CD, backup lang sila. Yan. Walang long firearms, marilak. Mga bata, anong panlaban ng mga babae? Ginagawa tayong kengko, show for safe. Tapos, tama kapag talikod natin, baka walang din yung piskal. Pinunga siguro si piskal, baka walang mo yan. Pwede makausap itong sekretary. Si Michelle Milan. Ang sekretary po ng mayor. Magandang hapon po, Miss Michelle. Hi, hello po. Good afternoon po. Kayo ba, sekretary ni Mayor? Opo. Tanong ko lang, ma'am, bakit hindi ba nakakarating kay Mayor yung prostitution dyan sa inyo sa Lipa City? Well, hindi ko po alam ang kukul po doon sa inyong bagay. Hindi ko po nakakarating po kay Mayor. Wala pa po. Hindi alam ni Mayor. Wala po kami na parang anything na in writing or reklamo po ako po sa bari na yun. So ayaw or maaaring ayaw marinig ni Mayor yung problema na. Kaya kasi ho, ma'am, isang duramo lang nasa munisipyo na ho yung prostitution. Kami dito sa Maynila pa, narinig ho namin. Pero kayo dyan, isang dura lang kung tutusin ho. Nandyan na ho sa liko halos ilang metro lamang ang layo sa munisipyo nito o sa Kapitolyo, City Hall. Ay hindi ninyo narinig. Imposible naman ho. Ultimo na batang walang kaluluwa pa, ay naituro ho kami kung saan yung bahay ng mga bugaw at mga prostitusyon. Wala ho ba kayo, ma'am, ng Mayor's Action Team na gumagala dyan, na nag-aamoy-amoy kung ano mga illegal dyan na kakaabot kay Mayor? Ay, wala po kami natanggap na anything na... Wala kayo. Sige, ganito lang. Sabihin mo sa Mayor sa susunod na eleksyon para manalo siya. Kumilos na siya dahil dito sa T3 booking siya. Ay, yun po yung agad-agad po yung aking... Pagkarinig ng eleksyon, agad-agad. Ma'am, pwede ako magbigay ng payo? Kasi alam ko po yung chief of police under po sa mayor's office. Ano po? Sana po kapag nag-raid po kayo na kung saan yung mga kababaihan ang i-raid ninyo, prostitution o club, huwag naman po gumamit ng SWAT. Yung SWAT po yan, ginagamit na yan sa mga kidnapping, drugs, hostage taking. Magandang uniform yung rap eh. Forma. Di ba? Forma yung mga yun. Parang inuto niyo po yung mga yung taong bayan, matatalino po yung mga Pilipino na nanonood. Pinagkatawanan po yung mga pulis natin dyan. Dapat po, ma'am, kasama dyan yung WCD, DSWD, backup na lang po yung mga police, kahit na short firearm lang. Ma'am, ganito na lang. Pakisabi kay Mayor, binabaan kami ng chief of police na bahagang buntot, natakot, kay telepono, kinakausap 2 beses. Medyo nagkakalansingan yung kanyang lalamunan. May makit nata yung ano. Alam niyo na. Ayun! Sige, okay. Pero ma'am, wala kang kasalanan sa amin at magkaibigan tayo, ma'am, ha? Tama, ma'am. Okay. Magandang hapon, ma'am, ha? Sige. Okay. Hi. Okay. Alright. Ay, salamat talang kay Miss Milan. Bata, sinakal at kinalkad ng City Director ng Olongapo City. Hoy! City Director, ibig sabihin, Kernel, Chief of Police. Aba! Ang dahilan, hindi raw kasi nagsuot ng helmet ang teenager. Bakit naman kakalad ka rin ganun? Helmet lang? Pagsabihin mo,
Aga, eh, tikitan mo. Eh, ganun talaga si Kernel. Ano magawa natin? Ayun! Ang mga walang patawad na huli sa akto! Ang kakapal ng mga mukha ng mga MDA na yan. Dapat yan, sipakin sa servisyo.